Mahilig ka bang mag-download ng mga apps? Sigurado ka bang ang mga apps na dinadownload mo ay ligtas? Panoorin mo muna ang videong ito bago ka mag-download ng mga apps. Ang iyong cellphone ay maaaring maging isang banta. Ito ay maaaring magamit bilang sandata ng mga kriminal sa pagda-download mo ng mga apps na may kasamang malicious software. Kapag na-download sa iyong telepono ang isang app, ay maaaring maka-access ang mga kriminal sa iyong pinakasensitibong personal at pampinansyal na impormasyon, mga larawan, pag-uusap at marami pa. Ang iyong telepono ay maaaring gawing isang engine ng pandaraya sa ad, subaybayan ang iyong mga keystroke at buksan ang iba pang mga app nang hindi mo nalalaman. Pati na rin ang makisali sa lahat ng uri ng iba pang hindi kasiya-siya at mapanganib ng mga aktibidad. Ang pagmamay-ari ng isang telepono ay nangangahulugang pagiging matalino tungkol sa mga app na na-download mo at alam ang mga patandaan ng panganib na ang isang app ay hindi maganda. Narito kung ano ang sinabi ng dalawang eksperto sa seguridad na ang app ay kailangan mong bantayan bago at pagkatapos mong mag-download ng isang app. Ano ang dapat gawin bago ka mag-download ng isang app? Gumamit ng mapagkakatiwalaang app store. Mag-stick sa mga pinagkakatiwalaang source ng mga app tulad ng Play Store, App Store o Amazon. Basahin ang mga review. May mga tao na nagda-download ng mga apps kahit na may babala sa mga reviews. Mag-ingat din sa mga nakalagay na 5 star sa mga reviews dahil hindi naman natin alam kung ito ba ay authentic. Suriin ang star rating. Kadalasan, ang mga hindi magagandang app ay may mga mabababang rating. Suriin ang mga permission ng apps. Palaging basahin ang section ng mga permission ng page ng isang app sa Play o App Store. At mag-ingat sa mga app na humihiling ng pahintulot ng higit sa kanilang function. Kahinahinala kung ang mga apps ay humiling ng pahintulot sa SMS. Partikular na mag-ingat sa mga app na humihiling ng pahintulot na mag-run sa background upang mainunsad ang iba pang mga app o upang makontrol ang mga pag-andar ng keyboard, phone at mga messages. I-verify na ito ang totoong app na iyong hinahanap. Ang mga kriminal ay sumusubok na ilusot ang mga apps na may malware sa isang app store upang linlangin ang mga tao sa pag-download. Kung naghahanap ka ng isang sikat na app ngunit ang nahanap mo ay may kaunting mga review at maling logo, huwag itong i-download. Kung ang icon ng app o pangalan ng app ay gumagaya sa ilang tanyag na downloadable na app, maaari din itong kahinahinala. Kung ang na-download mo ay nawala mula sa iyong home screen, ipapakita sa iyo ng ilang mga delikadong apps ang isang fake message na error na nagsasabing aalisin ito mula sa iyong cellphone. Ngunit, hindi talaga ito nawawala. May mga app na after mong ma-download ay mawawala sa iyong phone. Kapag ang app na na-download mo ay nagkaroon ng kakaibang function na hindi ka parehas mo sa description, alisin mo na agad ang app. Ang ilang mga delikadong Android app ay magkakasunod na hihilingin sa mga gumagamit na magbigay ng access sa admin ng cellphone na dapat kang mag-ingat sa pagbibigay. Ang layunin ng pag-aktibo ng admin ng cellphone ay upang dagdagan ang mga pribilehiyo ng app upang gawing mas mahirap para sa isang biktima na i-uninstall ito. Ginagamit ito ng mga apps na may malware upang ilock ang isang cellphone at i-reset ang iyong PIN. Ang isang app na may malware ay maaaring magpakita ng mga ad kahit na hindi mo ito ginagamit. I-drain nito ang iyong baterya o gagamit ng marami mong data. Nagustuhan mo ba ang video? Pakiclick ka man ang like at mag-subscribe na din para lagi kang updated sa mga susunod ko pang videos. Maaari din po kayong mag-request ng mga nais ninyong topic sa comment section. Sisikapin ko po na ang inyong mga request topic ay matugunan.